Kilala niyo po ba si Annie Sullivan? Tara, atin itong pag-usapan habang nakatambay sa landas ng pag-asa. Kamakailan lamang po ay may nabasa akong libro na ang pamagat ay The Miracle Worker na isinulat ni William Gibson. Ito ay isang kwento ng isang special education teacher na si Annie Sullivan na kung saan papaano niya inalagaan, kinalinga at nabigyan ng pag-asa ang isang batang 6 na taong gulang. Noong 19 months pa lang ang bata, siya ay dinapuan na po ng isang malubhang sakit na nagdulot upang siya ay mabulag at maging dingi. Nahirapan po siya at ang kanyang mga magulang kung paano siya bibigyan ng buhay na kaaya-aya. Isang araw, dumating sa pamilya si Annie upang tulungang maiahon ang bata sa kanyang pagkakalugmok. Dahil sa kanyang dedikasyon at sa kanyang profesyon at paniniwala, unti-unting nagkaroon ng himala ang kanyang buong pamilya. Kung kayo po ay magkakaroon ng pagkakataong ito ay mahanap at mabasa, I suggest, please, finish it para lalo niyo po maunawaan kung saan ako nanggagaling. Sa araw na ito, hinahamon tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa Lucas 13:24 na ating pagsumikapang makapasok sa makipot na pintuan. Aminin man natin, buksan lang natin ang ating social media, whether ito ay Facebook, Twitter, Instagram, YouTube at iba pa. Mapupuno na tayo ng iba't ibang ideya, pananaw, paniniwala na maaaring makabuti sa atin o di kaya'y makasama sa ating pagkatao. Ngunit, ang hamon talaga sa atin ay ang pagpili ng daan na medyo mahirap tahaki or also known as the road less traveled, ika nga sa wikang less. Dito lalo nating maiintindihan at mababanaag ang tunay na tawag ng ating Panginoon sa ating buhay pananampalataya. Halimbawa, makabayad tayo ng tamang pamasahe upang matulungan din natin ang ating mga kapatid na tsuper sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kung talagang hindi kulang o hindi talaga sapat, pwede naman nating sabihin sa kanila nang walang pagkukulwari na short tayo. Pangalawa, yung makadalaw, maalagaan at maiparamdam sa ating mga tumatandang mga magulang ang ating pagmamahal sa kanila bilang pagtanaw ng ating utang na loob sa kabutihang ating natanggap. Pangatlo, ang pagbabahagi ng sobrang ulam o di kaya oras sa kapitbahay na may pinagdaraanan. Mahalin ng iyong anak o asawang may pagkukulang or ang pagiging bukas palad sa gitna ng ating kakapusan. Ang maniwala sa kabutihan ng isang tao at ang madalas na pagdarasal upang lagi tayong mapaalalahanan na tayo ay mahal ng Diyos. Mukhang imposible, no? Mukhang imposible ang lahat na ito kung iaasa lang natin sa ating kapasidad. Ngunit kung lagi nating tatawagin ang ating Panginoon upang hingi ng kanyang grasya, sabi ko sa inyo, ang mga imposible ay magiging posible. Tayo po'y manalang. Panginoon, turuan mo akong maging paspalad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat. Na walang hinihintay dahil sa iyo. Kung kayo po ay na-blessed itong simpleng reflection na to, please like, share, subscribe, Landas ng Pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. O nga pala, bago ako umalis, maaari kayong magtanong, sino nga pala yung batang 6 na taong gulang na tinulungan ni Annie Sullivan? Siya po ay ang bantog na American writer, tagapagtanggol na may kapansanan at guro na si Helen Keller. Nangyari po ang lahat ng to dahil may isang Annie Sullivan na piniling tahakin ang makipot na daan. Ikaw din, pwede ka ding maging Annie Sullivan para sa iba. Share mo lang. Ipamahagi ang mabuting balita dahil ang mabuting balitang ibinahagi, pag-asang dulot sa nakararami. God bless.